Makalipas ang halos 2 buwan ay makakapag-ride na ulit tayo. Medyo matagal-tagal din natingga itong si Domin ko. Maliban kasi sa madami tayong ginagawa araw-araw, ay nabali din kasi ang isang signal light nito. Nakamakailan lang din natin na ipaayos kay Doc Ryan. Pagdating kasi sa wiring, siya wala tayong talent dyan. Dito ay gagayak na ako para makapunta na tayo sa meeting place namin. Medyo maaga pa kaya di pa traffic ang lipa. Habang tumatakbo tayo, napansin kong lumuwag ang isang side mirror ko. Kaya pagdating ko sa meeting place, ay nais ko muna ito at hinigpitan para di malaglag habang tumatakbo. Maya-maya lang ay dumating na rin si JB na nagmula pa sa Cavite. At ilang sandali lang ay dumating na rin si Repa. Tatlo lang kami ngayon at di makakasama si Doc Ryan gawa ng sumama ang lasa. Balito pa lang mga motor namin ngayon, isang Z400, Dominar at Kawasaki ZX-10R. Pagkatapos ng konting kwentuhan at briefing, kami ay nagpasyang lumarga na. May 4 bus pa ako kaya sa pagbalik ko na lang ako magpapagasolina. Sa San Juan nga palang punta namin kaya si paring Edgar ang mauna. Siya kasi ang nakakaalam ng mga daan papunta Club La Ia. Madalas kasi sila pumunta doon ng ibang kagrupo niya. Dito kami dumaan sa bayan at ang nasa harap natin ay ang napakagandang katedral dito sa lungsod ng Lipa. Sadyang maraming tao dito lagi sapagkat nandito ang pamilyang bayan nila. Mahigit 50 kilometers din pala itong tatakbuhin natin pero sa tingin ko magiging mabilis lang ang biyahe namin kasi maluwag pa ang kalsada. Ang challenge na lang nito ay mamayang pabalik ng Lipa at pihadong traffic na. Ito pala ang bayan ng Padre Garcia at ang kasunod nito ay Rosario na. Dito ay nakamuntikan pa si Repa. Pa-overtake kasi siya nang biglang nag-overtake din yung truck sa tractor na nasa harap niya. Di kasi tumitingin sa side mirror si Kuya at overtake na lang ng basta. Mukha pang di gumagana mga signal light niya. Kaya maging defensive driver na lang tayo lagi pag tumatakbo sa kalsada. Di kasi natin alam kung kailan natin makakasabay yung mga driver na walang disiplina. Dito pala sa may presinto, kami pinara muna ng mga pulisya. Kompleto naman kami sa papel kaya wala tayong dapat ipag-alala. Ito pala ang BRC or Batangas Racing Circuit. Dito ginaganap ang mga legal na karera. Pero ni isang beses ay hindi pa ako nakapasok dyan. Binala ko dati na mag-practice at ma-experience ang track nila. Kaso kulang pa tayo sa gears kaya next time na lang muna. Ito nga pala San Juan na. Maraming mga tuwid na daan dito at sadyang napakaganda ng kalsada nila. Mapapahataw ka minsan pero ingat-ingat lang din mga repa. At dumating na nga kami sa aming destination dito sa Club La Ia. First time ko pa lang dito kaya sa lugar wala pa akong idea. Pero pagpasok namin ay bumungad kami ng napakagandang view at ang infinity pool nila. Tuloy-tuloy pa rin pa lang pag-develop nitong lugar kaya ito may bagong building na naman silang ginagawa. Mamaya tayo iikot at kami pepesto muna sa Captain Barbosa. Tamang kwentuhan muna habang nagpapahinga. Sadyang nakaka-relax talaga kapag nasa tabing dagat ka. Habang naghihintay tayo sa aming order ay ako'y mag-iikot muna para naman may pakita ko sa inyo kung ano ang meron dito sa Club La Ia. Ito nga pala ang kabuuan ng map nila. Medyo madami-dami kayong magagawa kapag kayo napabisita. Ito ang mga camper vans nila. Di lang tayo makakapasok sa loob pero napanood ko ng mga reels at videos nito sa Facebook at talaga namang napakaganda. Marami din silang cottages para sa mga magde-day tour. Pet friendly din sila dito. Yun nga lang, kanya-kanyang dampot kapag nag-number 2 ang inyong mga alaga. Ito ang isa sa mga restaurant nila at yung Captain Barbosa naman ang pangalawa. Itong part naman na ito ang mga cocoons nila. Gaganda, di ba? Kung gusto nyo malaman ng mga rides dito, ay check nyo na lang ang FB page nila. At dito naman ang kanilang pool. May iba't ibang sukat ang lalim nito na pwede sa mga toddler, bata at matatanda. Andito na pala ang order namin. So as usual, kapag may breakfast ride kami, ang aking order palagi kung hindi pares at lomi ay tapa. At habang kumakain kami ay papakita ko na lang muna sa inyo ang kuha ng aking drone mula sa itaas ng Club La Ia. Dito na nga natatapos ang aming breakfast ride, kaya kami ay gagayap muna ulit para makabalik na ng Lipa. Kita-kits ulit tayo sa susunod na mga rides namin mga repa. Pwede din kayo mag-comment down below kung meron kayo may sasuggest na magagandang lugar dito sa Batangas man o Laguna. O siya paano mga repa, kami ay gogora muna. Salamat sa pagsama sa amin at kita-kits ulit sa susunod na kabanata. God bless!